Hi guys, I'm Roy. At sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng computer table. So, let's start. So, kung natatandaan yung last na ginawa natin, yung kinat natin yung plyboard. Ito yung tatlong finished product natin sa pagkakat ng plyboard. Tapos ngayon, i-assemble na natin siya. So, ituturo ko sa inyo yung technique namin kung paano bumuo nitong lamesa ng mag-isa. So, first, dito tayo sa ating legs. So, dito sa leg, syempre, eto, lalagyan muna natin ng glue. Yan, syempre, kailangan generous. Kailangan daw tayo maging mapagbigay ng glue sa ating ginagawa. Kapag mag-assemble po kayo ng kahit ano, unang-una nyo laging i-assemble yung labas, yung frame niya mismo. Kasi eto, meron pa po itong kasamang lagay ng CPU yung lagay ng CPU, iuhulin na rin natin siyang sukatan. Pag sinukatan natin kasi sila ng sinukatan, lalo yung loob, may mga discrepancy kasi minsan yung sukat ng plywood, sukat ng materials, kasi minsan hindi siya nagiging sakto dun sa sukat niya. Alam mo, sabi man 3/4, hindi naman siya sakto 3/4 sa mga plywood and plyboard. So sa mga susunod na videos po natin, pag-uusapan natin yan kung bakit hindi sakto sa sukat yung ating mga materyales. Meron na po tayong glue, then ipapatong na natin. Ang hirap kapag walang kasamang gumawa, no? Pero meron siyang technique. Itatayo nyo muna ito, tapos ipapatong nyo yung top, tapos yung kabilang paa, igigilid nyo. Tignan nyo. Tatayo nyo. Tapos papantayin nyo lang. Tapos yung isa nyong paa, nando doon, itatagilid nyo. So ganito po ang setup kapag mag-isa lang kayong gagawa ng lamesa or kahit cabinets Yung first na dugtungan yung ganito, isakto nyo na, tapos yung isang paa, nandun doon sa kabila, nakatagilid lang. Kung nakita nyo naman kanina, hindi siya gumagalaw. Kapag ganito, pwede na natin itong ipako lang. Kasi, yung weight naman niya, paibabaw. So, hindi natin siya kailangan ng screw. Kasi parang overkill na. Pag ganito, papako lang natin. Ang importante, meron tayong glue palagi. Pag walang glue, sayang lang yung gawa natin. Kasi, mahuhugot at mahuhugot yan kahit anong gawin nyo. Pantay lang natin siya. Tapos, papakuan na natin. Huwag nyo muna siyang ilulubog. Kailangan ganito siya. Kasi kapag ito, inilubog nyo, mamagamali kayo, hindi nyo na matanggal. Itong gamit nating pako. So, ito yung finishing nail. So, ito yung gagamitin nyo po kapag ganito. Kasi ipipinturahan naman natin ito So, okay lang na may pako, nakalubog. Kapag magpapako kayo, kailangan sunod-sunod. Huwag yung isa dito, tas isa dito sa dulo. Kasi baka dito sa gitna, hindi nyo ma-adjust Hindi nyo matulak. Kasi nakalock na siya dito sa dulo. So, pinamaganda, sunod-sunod. So, kung okay na, pantay yung gawa nyo, pwede nyo nang ilubog. Ito ang isang side, okay na. Then, next din tayo sa kabila. So, ito na po yung ating lamesa, no? Lalagyan na natin siya no, para sa loob. Kasi meron na tayo ng labas. So, ang problema lang naman kasi kapag ano, nagka tayo ng pangloob agad, kapag nagkulang, sayang yung materials, hindi na natin siya ma-extend. So, maganda, bubuyin nyo muna yung labas, then tsaka nyo susukatan yung loob para hindi kayo magkamali. So, lika, gawin na natin yung para sa CPU. So ito, hindi nyo na kailangan sukatin. Iipitin nyo lang to.
ito yung isang side. Kasi ito yung parang magiging para dito niya sa ibabaw. So, ipitin nyo lang siya. Sure yan. Sak dun, set dun. 1 inch lang na screw. Kaya na niya. Kailangan natin ng helping hand. Tulog mo. Okay. Sa linya, lagi mo sa linya. Okay. Wait lang ha. Na. Thank you. So nakapag-cut na po tayo ng ating backer board. So ang advice po na maibibigay sa inyo pag backer board, mas maganda kapag hindi siya sakto. Kailangan meron siyang allowance, kailangan nakapasok siya. Kung mapapansin niyo po, meron siya dito sa taas, tapos meron din siya dito ang allowance sa gilid. Hindi siya saktong-saktong ganito siya. Kasi mas madali siyang ikabit or tsaka mas madali siyang i-finish kapag nakababa. Kasi ito pong backer board, kulit itong idinidikit. So, i-finish nyo muna to bago nyo siya idikit dito. Kasi kung ganito siya, tapos i-finish nyo agad kasama tong backer board, mahihirapan kayo. Kasi yung mga sulok-sulok nito, hindi nyo maaabot. So, mas maganda, finish nyo muna to ng hiwalay, finish nyo rin to ng hiwalay, tsaka nyo siya labag-dudugtungin. Additional din, itong backer board, ito talaga yung magpapastable nitong ating pool na lamesa. Mga galaw-galaw yan. Pero kapag idinikit na natin to, wala nang magiging problema. Tapos, dito pala, kailangan nyo ng butas para dun sa mga wires nyo. Kasi, syempre, merong yung wires from monitor, tapos yung sa CPU, yung sa keyboard, yan, yung mga ganyan. So, dito, dalawa yung magiging butas niya. Yung sa monitor kasi, sa ibabaw. Tapos, yung sa keyboard naman niya, pati sa mouse, nandito dito sa gilid. Yan. Putasan muna natin. Isang tip po kapag magbubutas kayo, no? Bubutasan niya dito sa ibabaw, then bubutasan niya dito sa ilalim. Kasi para kapag natapos yung butas niya, yung ilalim niya po hindi sira. So, yan, kalahati lang siya. Tapos, bubutasan ko dito sa ilalim para mag-meet sila. Yan, hindi po sira yung ilalim. So, hindi sira yung ilalim niya. Okay. Yan po, malinis. Yan yung technique. So dito naman po, hindi kasha yung drill natin sa kabilang side. So paano natin malilinis yung dito sa kabilang side? Ano? Lalagyan natin siya ng pang-ipit. Kailangan meron siyang kahoy dito para maiipit yung dito. Hindi magdidire-diretso. Yan. So ito yung pwede po natin gawin. Tapos kaklap lang natin siya. Linis yung butas niya dito sa side na to. So then, ito yung kabilang side. Oh, kita nyo, walang tear out, malinis. So, ayun po ang ating technique kapag magbubutas. So, finishing touches na po tayo, no? Didiretso lang natin to para medyo malaki-laki yung butas. Ito, hindi na kailangan kasi maliit lang naman yung ilalagay dito. So ayan po, naikabit na po natin ang ating para sa CPU, no? Tapos nabutasan na rin siya, nalagyan na rin natin siya ng backer board. So kaya po hindi natin inilagay yung ating backer board, mahihirapan po tayong i-finish yung ating buong piece kapag nakalagay na yung ating backer board. So, primer po muna natin siya, then saka natin siya bubuin ng buong buo. So yung ating pag-primer is para po sa next video na kasi iba rin po yung discussion doon. So may mga tips and tricks din po tayo para dun sa pagpe-paint ng
ating mga not yet finished product. Ano? For now po, hanggang dito na lang po muna. So kung gusto niyo pa pong matuto ng mga woodworkings ano, or masubaybayan itong ating paggawa ng computer table, subscribe na rin po kayo, then hit niyo po yung bell button para updated po kayo sa aming mga nilalabas na videos. We have 80 videos po ano, so kadalasan po yung mga natatanong sa ating mga comments eh posted na po sa ating mga videos. Click niyo lang po yung pangalan natin sa baba tapos yung mga videos natin para makita niyo po yung mga listahan ng ating mga uploaded na videos. Yan. So if ever po na meron kayong questions, suggestions or any other comments regarding sa ating pagbuo ng ating cabinet, message niyo lang sa baba. Sasagutin po natin 'yan. So for now po, yan lang and thank you.